mapigilan ng gano'n yun. Siyempre lang, may narinig nila yung mga hindi ka nais-nais narinig na dapat sabihin sa kanila para to wake up. So, yung term na tongue lashing ba yun? Yung tough love na sinasabi ninyo, just have to wake up lang yung mga players because we're sending a wrong message nga nung first quarter. So, yun lang in-emphasize ko sa kanila to turn things around, especially our second group. Yung second group kasi medyo iba yung nag-iba yung mindset nung simula. So, I have to, wake up lang yung time na yan. So, luckily, yun, nag-step up nung second quarter up to the fourth. Nakuha na namin talaga yung gusto namin mangyari. Kasi hindi naman pwede kaming magpabayaan. Kasi, yun nga yan. If we're sending a strong message dito sa league na to, right from the start pa lang, pinapakita na namin yung strong message na yan. So, yun lang yung in-emphasize sa kanila na kumbaga sinasabi ng mga tao, if you're contenders, just show them to them that you're contenders. Hindi pa pwede yung mag-relax. Hindi mindset ng pagiging winners ng contenders yung kumbaga gano'n. So, yun lang yung sinabi ko. Then, siguro, naging maganda yung turnaround kaya namin yung nakuha yung panalo. Coach, concern ba sa'yo yun na parang every game na lang kailangan mo silang i-wake up? Ha? Lagi mo sinasabi, every game na lang na panalo mo, kailangan mo i-wake up yung mga bata mo. Nagiging concern ba yan? Hindi naman. Siyempre may tendency, bata pa rin yung mga yan. Ang pinapitarano ko lang, dalawa lang. Kumbaga, yung fifth year ko, dalawa lang talaga eh. Kian, on his second year pa rin eh. Wala namang, kumbaga, tingin mo nga lang mama yun eh. Pero bata pa rin yun. Then, this Omar, always on second year pa lang din eh. So, yun yung kaya kailangan ko talagang, yun yung mindset eh. So, yun yung winning culture na kailangan ine-emphasize ko lagi. Every time sa kanila, para maging habit, maging consistent kami sa ginagawa namin. Kasi nga, yun nga, if do you think we're contenders, kailangan namin talagang mag-send ng strong message. Na we're strong contenders talaga. Na hindi kami, we're concentrating on our roles to become contenders talaga. So yun yung lagi ko sinasabi sa kanila. Right now, si Omar step up, Jake step up. Pero yung mga little things, yung mga hindi nakikita rito sa stats. So yun yung lagi kong in-emphasize sa kanila. Focus on their roles talaga to become effective. Sabi ba, marami ng superstar eh. Pero kulang yung mga role player dun. So, hopefully, ma-realize nila yan. They become superstars on their roles talaga. So, wala namang, hindi naman totally concerned yan talaga. Ang yun lang talaga, lumalabas din pa rin talaga yung pagkabata nito mga to. Kaya yun yung lagi kong inaano sa kanila. If they think na we're veterans, hindi kami veterano rito. Nagmumukha lang veterano kasi mukha lang itong 40 years old. Well, ako lang. Just kidding. So, yun lang yun. So, yun lang. Kaya medyo tingin nyo sa amin, we're veteran team talaga. Pero, kahit tingnan nyo, mag-research kayo, mag-google kayo, makikita nyo kung ilang tagilan mong playing years na. So, pero, yun, ano lang, happy kami na tinitingnan nyo na mga veterano yung mga player ko kasi nagmumunga silang magaling eh. So, we'll see. Kasi we have to be ready on Saturday and coming to next week, next second round. So, hindi ko alam kung sino mga kakalaban namin. Malamang next week, medyo mabigat na ulit. So, we have to be ready talaga on our second round. If we have to achieve something in this season talaga, yun nga. We have to be focus on our goals, then yung mindset namin na talagang contenders namin.